ano yung kasi isa dun sa parang pinakatinilian is yung girl na yung first or yung last? Yung last, yung maka yung parang nakilala mo na. So, siya ba yung bagong makaka-love team mo? In the future. Ganun? Kasi parang may, di ba, parang nagtilian sila nung, parang nakitang may chemistry kayo ng girl. May nabasa ba yung trailer na, ano, huwag ko lang sabihin yung pangalan. Meron na sa dulo. Napanood na niya eh. Hindi namin pwedeng sabihin kasi kung sino. But, definitely, may project sila after. Yeah, may project kami after. It's continuing for that. Ano naman yun? Nasa trailer na. Sa trailer naman yun eh. And sorry, baka spoil pa lang, nagulat ka. Weekend pa lang, mag-Valentine's pa lang. What about? Ano, sponsor mo naman doon. And, Danny, since dito, yun, parang napansin dito yung build ng katawan mo, since may mga pa-abs na dito, may mga kaganyan. So, does it mean ba na in your future projects, medyo ready ka na for a more mature or more comfortable na in showing your more... Magpapalaki muna ako para sa'yo. Oh! Okay, abangan na. Abangan mo yan. Oh! Okay, thank you, Donnie. And last, for Loisa naman, nabanggit nga kanina na ikaw yung parang na-top nila to be the next na ilo-launch as a leading lady dito. So, first is, how does it feel? And next is, sino yung parang among our leading ladies dito sa Kapamilya Network? Sino yung yapak na gusto mong sundan? Ang hirap naman yung yapak na susundan. Baka naman, hindi ko... ano po ulit yung tanong? Sorry, na ano ako sa yapak na... Ano naramdaman mo? Na, talaga po ba? sabi po ba? sa akin, to sa totoo lang po, sobrang grateful po talaga ako na nabigyan po ako ng ganitong opportunity na pinagkatiwalaan po ako na mabigyan ng isang ganito kalaking role. Yung puso ko, mga ganon-ganon siya ngayon. Hindi ko alam kung ano pong sasabihin ko, pero sa ngayon sobrang punong-puno po ng saya yung puso ko dahil hindi ko po inaasahan na yung simpleng talented darling ng Paranaque ay magkakaroon ng ganitong pelikula. Yun lang po. Hindi ko siya in-expect na darating. Pero may gusto akong sabihin sa'yo, yung gusto niyang ano, para sa din na girl, diba, dito sa showbiz, pwede nang the next Loisa Andalio eh. Diba? Hindi naman kailangan na ano, may sinusundan ka. Salamat. Salamat. Thank you po. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Loisa. Ay, naman yun. Next po, sinong gusto? Sino pong gustong next na mag-question? Ayun. Hey, good evening. Tanong ko kay Derek, kasi given na yung story is has been ano years na rin siya, di ba? Yeah. Hindi ka rin ba nag-worry na yung story niya is parang out of date or baka ma-overshadow naman ng something trendy? Kasi di ba, ang daming trends na pumapasok in terms of sa mga love stories. Hindi ka ba nag-worry na, yun nga, baka parang tingin nila lumang material na ba ito? Una sa lahat, parang we actually conducted a focus group discussion na mga viewers na pwede manood ng movie and we're happy na yung mga feedback ng napanood, ang comment nila is it's the classic rom-com, so meaning katulad ng dati, but with millennial characters. So in a way, yes, minsan naman cyclical yung mga themes and styles sa mga rom-com eh. Bumabalik din, di ba? Parang ganun-ganun din. Pero ang nakakatuwa is alam nila na yung mga characters dito bago, modern. At the same time, yun din yung dahilan kung bakit kami in a way ngayon lang pinapalabas na kahanap ng tamang timing yung Star Cinema. Minsan di ba yung certain style of parang rom-com na ganito that ayoko lang mag-mention, but minsan nasaturate na rin ang market eh. Ganun na,
masamang pag-isipin. Pero gets mo, yun yung nasaturate na ng market, yung ganung klaseng style. So minsan, we are hoping na this Valentine tomorrow, starting tomorrow, Valentine's Day, and this weekend, payday tomorrow, sweldo, we are hoping na itong movie na to, kahit pa paano, ito yung pipiliin nila kasi relevant siya sa panahon ngayon. Tama yung timing eh. Ang lungkot ng mga pangyayari sa paligid, ang daming nakaka-depress na balita. So parang gusto lang namin magbigay ng saya, ng kilig, ng hope. And yun naman yung kinakatuwa namin. Kasi sa mga nababasa namin sa Twitter so far, yung feedback talaga generally positive. Generally, they enjoyed the movie. And so much more. Nashock kami ng iba. Pleasantly surprised yung sakala nila, tatawa lang sila sa pelikula. And may nakukuha pa pala silang mas deep, like self-love, self-worth, or di kaya akala na tatawa lang sila, abay, iiyak rin pala sila. So parang yung experience na yun, yung roller coaster experience of joy and love and kilig, yun yung gusto naming ihatid sa ng audience sa pelikulang ito. Kaya nga, hoping kami na with your help also, this Valentine weekend kami yung piliin nila. Question naman for sa tatlo, since bukod sa inyo, could you also share us yung sino yung mga nakasama niyo rin or first time niyo nakatrabaho for this film at saka how was it working with them? First time, sino bang ako first time ko makatrabaho? Si Lola O, tsaka si Myrtle, si Tita Odette. Lolo. Lolo. Oh, tsaka si Myrtle, sila yung first time ko na makatrabaho. At tsaka si, yung lolo ko po. Si Kuya Boji. Pero nag-workshop po ko sa kanya dati. Ayun. Sa akin si Myrtle at tsaka si Tita Odette, sobrang masaya. Kasi kami po, habang naghihintay ng setup or naghihintay ng kung ano-ano, nagkukwentuhan po talaga kami. Nagbabanding po talaga kami, nagtatawanan kami. Kaya hindi po talaga ako nahirapan makisama sa lahat po ng tao. Si, yung kapatid ko pala, si Mini, si CJ. First time ko din siya makatrabaho. And yun po, magaan lang yung set. Kaya kung mapapanood nyo po, ganun din po yung mapapanood nyo na sobrang gaan lang, ang light lang. Kasi behind the scene, ganun din po talaga kami. Yun po, kaya hindi talaga siya mahira. Parang kaming nag-outing sa beach na may kasamang camera lang. Pero parang ganun lang po yung experience po namin. Sa akin po si Tito Odette, si Lola O. Lola O. Ayan po, yung lola ko po doon. Tapos si Tito Boji, si Aura, at saka si CJ. Ayun, sa totoo lang din po pala, isa sa mga tumulong po sa akin, si Tito Odette, si Lola Opo, yung eksena na ho namin doon sa Hagda na pababa, siya po yung tumulong sa akin para makakaroon ka ng mabilis at tinulungan niya ako. Direct tinulungan niya ako talaga po doon. Napakagaling. Napakagaling dito, Boji, Lola O, napakagaling nila. As in, wala silang sinasabi madadala ka sa ginagawa nila, sa mga mata nila. And sobrang laking tulong yun sa isang baguhan ng artista, isang natututo pa lang umarte. Sobrang laking tulong nun. And si Aura, syempre, napakasaya kasama. First time ko din siya nakatrabaho. So, yun po. Parang same list tayo eh. Kami ni Ronnie. Si Tito Odette, ang gusto ko sa kanya, parang after ng take or after ng scene namin, magkukwento pa kami tungkol sa buhay or kahit ano. Magchichismis siya or kahit ano, di ba? Yung mga pwedeng, ano, pagkwentuhan. And it's really nice to get to talk to someone who's been in the industry for so long. Isa pa na hindi na-mention si Sir Bobby. Bobby Andrews na ang daddy ko dito sa film. So first time ko rin siya makatrabaho. And I don't think I would be able to do the scene without him kasi pina-feel niya talaga yung sa akin yung kailangan kong ma-feel. So makikita niyo naman yun siguro. Ayun. And of course, Aura. Makita rin sa pelikula na siya yung parang ray of light ng film. And that was evident sa set din kasi ganun din siya. And Aura made sure na everyone was happy all the time. Saying all the jokes and stuff. So, ayun.
entertainer namin. Okay, pa. Next question. May another one. Hi. So, hello. Hello. And ang question ko, kasi yung simpleng tao, di ba, napaka-significant niya yes. sa film. So, ang tanong ko for each of you, ano yung definition?